Hey guys! Welcome to my channel. Today, magsasagot tayo ng tatlong integral problems. Meron tayong tatlong random integral problems. And each problem, pwede nyo itry bago nyo panoorin yung solution ko. Pero kung gusto nyo lang, pero kung ayaw nyo, no problem. Let's start with problem number 1. The integral of x squared plus 6x plus 6 over x cubed plus 9x squared plus 18x plus 5 dx. Okay, for our solution, we have rational function kasi ratio siya ng dalawang polynomials. And kapag rational function, madalas ginagamitan natin ang u substitution. Kunwari, let u etong sa denominator. Kasi kapag nag-u substitution tayo, madalas nililet natin na u yung mas complicated na expression. In this case, yung denominator. Pero, kung titignan natin, pag kinuha natin yung differential nito, the denominator, that is 3x squared plus 18x plus 18, which is not exactly itong numerator. Ano yung gagawin natin? Try natin yung u substitution. Let u itong buong denominator. Next, get the differential of both sides. The differential of u is 1 du. Or simply, du. Differential nito, kunin lang natin yung derivative times dx. So, magiging 3x squared plus 18x plus 18 tapos enclose natin times dx kasi differential. Now, di ba sabi ko kanina, ito ay hindi siya exactly ito. Pero kung mapapansin natin, 3, 18, 18, may common. Ano yung common? That is 3. So, ang gawin natin, ilabas natin yung 3, magiging x squared plus, divide mo lang, magiging 6x. 18 divided by 3, that is 6. And copy dx. And now, makikita natin na, eto ay parehas na parehas dito, right? Okay. Therefore, pwede natin gamitin tong u substitution. So, ang next na gagawin natin is divide natin by 3 both sides. Magiging eto makakancel tapos du over 3 copy lang natin. Now, nag-let u tayo dapat ma-express natin tong buong integral in terms of u. So, magiging integral of etong buo, etong numerator, kasabay itong dx, is exactly equal to etong. Therefore, kapag sinulat natin siya in terms of u, magiging du over 3. So, magiging du over 3. Etong buong numerator kasama ito. And ito, nilet natin na u. So, magiging eto na lang yung natira sa atin. So, simplify na lang natin etong 1 over 3. Pwede natin ilabas kasi constant. Tapos, du over u. Now, eto, i-rewrite natin. 1 over u times du, right? And now, ano ba yung integral ng 1 over u du? Or, the integral of 1 over x dx. Diba, that is ln of kung ano yung variable sa denominator. That is u. And don't forget plus c. Now, eto na ba yung final answer? Hindi pa kasi in terms of u, yung original problem in terms of x, ibalik lang natin yung u dito sa substitution natin. U is eto, so palitan na lang natin, magiging 1/3 ln absolute value of eto. Plus c, eto na yung final answer. Number 2. The integral of x squared minus 3x plus 2 all over x plus 1 dx. Etong problem na to, nasolve ko to in two ways. Let's start with solution number 1. Ang first solution ko dito is, since u substitution will not work kasi kunwari nilet natin na u, etong denominator, ang differential niya is dx. And etong numerator, di natin siya ma-express in terms of u, di ba?
And kapag naman nilet natin na u, yung numerator, mahihirapan lang tayo kunin itong x plus 1. Mahihirapan tayo express itong x plus 1 in terms of u. So kapag ganito, ang gawin nyo lang is, since mas mataas yung degree ng numerator sa denominator, pwede natin to i-divide by long division. Set up natin yung long division, x squared minus 3x plus 2 divided by x plus 1. Sana recall pa natin yung basic division ng polynomials. So magiging itong x squared divided by x, that is x. Lagay natin dito sa katampad ng may x. Next, multiply natin, magiging x squared. X times 1, that is x. Next, subtract natin. Magiging ganito. And include natin sa parenthesis. So, ang mangyayari, x squared minus x squared, that is 0. Lagay natin 0. Negative 3x minus x, that is negative 4x. Kasi, eto, pwede mo itong i-distribute, magiging negative x. So, magiging negative 3x, negative x, that is negative 4x. And alisin na natin itong 0, since may kasunod pa. Tapos, baba natin yung 2. Now, divide naman. Negative 4x divided by x, that is negative 4. Lagay natin dito sa taas. Next, multiply. Magiging negative 4x. Ito naman, magiging negative 4. Negative 4 times 1, negative 4. And next, minus natin. Ipasok natin sa parenthesis. Negative 4x minus negative 4x, that is 0. Kasi, ito kapag dinistribute mo magiging positive, negative, positive, and parehas lang sila, so magiging 0 yan. Huwag na natin ilagay. Dito naman, 2 minus negative 4, that is positive 6. Kasi, ito pwede dinistribute magiging positive 4. So, 2 plus 4, that is 6. And wala na tayong ibababa. So, paano ba isulat yung remainder sa division ng polynomials? Since positive yan, lagay natin plus 6 over the divisor, that is x plus 1. Therefore, eto na yung sagot. So, mangyayari, eto, isulat natin as ganito. Magiging integral of x minus 4 plus 6 over x plus 1, tapos dx. Now, madaling na lang ito i-integrate, di ba? Term by term integration tayo. Dito sa una, integral of x, that is, using power rule, add lang tayo ng 1 sa exponent. So, magiging, since ang exponent niya is 1, 1 plus 1, that is 2. And divide natin ang new exponent. Next, eto, lagyan lang natin ang x kasi constant. And dito naman, plus, copy natin yung 6. So, magiging integral of 1 over x plus 1, that is natural logarithm or ln, absolute value of x plus 1. Since, linear naman yung denominator natin. And don't forget, plus c. And pwede na natin ito alisin. Magiging 6 ln x plus 1. And, wala nang masisimplify, therefore, ito na yung final answer. Doon naman tayo sa solution number 2. For the solution number 2, ang gagawin natin is, etong numerator, di ba factorable siya, right? That is equal to x minus 1 times x minus 2, di ba? Okay. Now, copy natin yung x plus 1. Kung makikita natin dito, walang factor na makakancel. Kasi magkakaiba sila. Now, ano bang gagawin natin next? Ang gagawin natin is u substitution. And ang ililet natin na u is yung nasa denominator. So, magiging u is equal to x plus 1. Anong next na gagawin? Get the differential of both sides. Differential ng u is 1 du or simply du. Differential ng x plus 1 or isa-isa natin, differential ng x is 1. Tapos differential ng 1, 0. So, lagyan na lang natin ng dx. And, alisin na natin tong 1.
Therefore, du is equal to dx. Now, since nag-let u tayo, dapat itong lahat ma-express natin in terms of u. Ano bang gagawin natin sa x minus 1 and x minus 2? Ganito. Gamit ito na substitution, para maging x minus 1, ang gagawin natin is mag-minus 2 tayo both sides, di ba? So, magiging u minus 2, x plus 1 minus 2. Bakit minus 2? Kasi ito magiging x minus 1, di ba? Therefore, lagyan natin ang asterisk. Ito yung x minus 1 natin in terms of u. Now, ito namang x minus 2. Ang gagawin natin is, gamit ito, subtract tayo ng 1 both sides. Magiging u minus 2 minus 1, x minus 1 minus 1. Kasi, ito magiging x minus 2, ito magiging u minus 3. Lagyan natin ang asterisk. Now, palitan na natin ito lahat. In terms of u, magiging x minus 1 is ito, magiging u minus 2. X minus 2, ito, u minus 3. Tapos itong x plus 1, that is u. And yung dx natin is du. Now, in terms of u na tayo lahat, anong next na gagawin? Multiply ko itong numerator by FOIL method or BIC method, makukuha natin that is u squared minus 5x, u I mean, plus 6, di ba? Tapos, u. Ang next na gawin natin is, split natin isa-isa. Magiging integral, u squared over u, that is u. 5u over u, that is 5. 6 over u, that is 6 over u pa rin. At in-close natin. Now, pwede natin ito ma-integrate term by term. The integral of u du, that is u squared over 2 by power rule of integration. And ito, magiging 5u, lagyan lang natin ang u. And ito, 6 ln, absolute value of u. And don't forget, plus c. Now, ito na ba yung final answer? Hindi pa, kasi dapat in terms of x ang final answer. Kasi in terms of x, yung original. So, ibalik lang natin yung u. Ito. Ito na yung final answer. And para ma-check kung tama ba ito, kunin nyo lang yung derivative dito. And ang derivative nito ay etong nasa integrand natin. That's it! The integral of 3 raised to x plus 4 raised to x over 5 raised to x dx. Okay. Anong gagawin natin? Ang gagawin natin first is split natin to into 2 fractions. Magiging 3 raised to x over 5 raised to x plus 4 raised to x over 5 raised to x. And in-close natin, dx. Right? Okay. Ano yung next na gagawin natin? Since parehas may x, ilabas natin yung x or pag-isayin lang natin. So, magiging integral of 3 over 5 raised to x plus 4 over 5 raised to x. Tama ba? Okay. And lagay natin yung dx. Now, paano ba ito integrate? Using the formula for integrating exponential function, yung the integral of b raised to u, du, this is equal to b raised to u over ln b plus c. Or, pwede rin natin palitan yung mga u na x, magiging integral of b raised to x, dx, this is equal to b raised to x over ln b plus c. Tanda natin tong formula sa integration of exponential functions. So, magiging, eto, integrate natin term by term, eto muna, magiging, gamit ng formula, ang b natin is 3 over 5. And ito yung exponent natin. So, magiging 3 over 5
raised to x all over ln nung base 3 over 5. And next, ito magiging 4 over 5 raised to x over ln of the base 4 over 5. And plus c. Therefore, ito na yung final answer natin. So, ayun guys, sana nakatulong ang video na to. And kung nakatulong nga, pa-like, mag-comment, and don't forget to subscribe. Bye-bye!